Alan, nasusunod ba yung mga health protocols dyan sa campaign rally ng Lenny Kiko Tandem? And ano yung mga activity nila ngayong araw? Aga sa dami kasi ng mga sumusuporta sa campaign rally ng Lenny Kiko Tandem ay hindi na maiwasang hindi na masusunod itong social distancing. Karamihan kasi sa mga supporters ng naturang mga kandidato ay nagnanais na makalapit sa kanilang iniidolong kandidato, kaya nagkukumpulan ng marami sa kanila. Alas 7 kasi ng umaga kanina, nasa Lupi, Camarines Sur si Vice President at Presidential Aspirant Lenny Robredo sa kanyang pilot campaign rally sa Angat Buhay Housing Project sa Lupinia na pili. Kabilang kasi ito sa pabahay project ng ikalawang pangulo, kung saan 119 families na biktima ng bagyong Rolly ang napagkalooban ng sariling matitirahan. Kasama sa kanyang pangangampanya ang kanyang tandem na si Vice Presidential Candidate na si Senator Kiko Pangilinan. Nandito din ang kanilang senatorial slate na sina Ipugaw, Representative Teddy Bagila Jr., Attorney Chel Jokno, Senator Riza Ontiveras, Attorney Alex Lacson, Attorney Sunny Matula, Senator Sunny Trillanes. Humabol naman si Senator Dick Gordon at ang kinatawa ni Senator Leila De Lima. Pagkatapos sa Lupi, Camsur, tutungo ang grupo sa Libmanan para sa isang mini rally sa Tigawon at Grandstand sa Iriga City, at ang panghuli aga ay sa Naga City para naman sa kanyang grand rally mamayang gabi. Paalala naman ng health officials sa mga kababayan nating dadalo sa kampanya, sa kanilang sinusuportahang mga kandidato, na magsuot ng mask, magdala ng alcohol at panitilihin pa rin ang social distancing. Sa ngayon kasi ay nasa alert level 3 pa rin ang Camarines Sur dahil sa COVID-19. Aga. Okay, maraming salamat, Alan Manansala. Sa Cavite naman, napiling gawin ng Tambalan Lacson Soto ang kanilang proclamation rally. Solid daw kasi kay Presidential Candidate Ping Lacson ang mga Caviteño. Narito ang aking report. Habang nagkakantahan at nagsasayawan ang mga taga-suporta ng Tambalang Lacson Soto sa Imus Grandstand, nagsimba muna sina Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto sa Imus Cathedral bago simulan ang kanilang kick-off rally. Lima lang muna sa kanilang senatorial ticket ang kasama sa buwenamanong kampanya ng Lacson Soto tandem. Sina dating Agriculture Secretary Manny Piñol, dating Senator JD Ejercito, Dr. Mingita Padilla, dating PNP Chief Guillermo Eliazar, at dating Makati Congressman Monsur Del Rosario. Para kay Senator Mig Subiri, ang asawa niyang si Aubrey ang humarap sa taong bayan, habang tumayo ring proxy ang kapatid ni dating Senador Gringo Nasan na si Alia. May intermission number din muna mula kina Jose at Wally. Bukod sa pure-blooded Caviteño si Lacson, pinili rin ang probinsya bilang launchpad ng kanilang kampanya dahil isa ang Cavite sa vote-rich provinces. Pagbibida pa ni Lacson, lagi siyang number one sa bilangan sa Cavite sa kanyang karera sa politika mula noong 2004. Ang Caviteño kasi, alam nyo, hindi sa pagmamayabang, talaga mayroong salita, no? Parehong salita, gawa, at saka yung paninindigan. So doon ako humuhugot ng lakas ng loob. Maski may lumabas ng mga previous surveys na iba yung nangunguna, sa oras ng halalan, tulad ko, babalik ako dito sila, babalik din sa kapwa Caviteño. At bilang pagsunod sa panawagan ng COMELEC at gobyerno na sumunod pa rin sa health protocol sa gitna ng kampanya, wala raw silang mga motorcade o caravan. Kung halimbawang titimbangin yung health protocols, doon na kami sa hindi nakakahawa. Mas gusto namin na sabihin na nating maliit tingnan yung tao, pero sinadya namin yon. Special guest din si Vic Soto na itinaas pa ang kamay ni Lacson at Soto. At habang lumalalim ang gabi, syempre ang inabangan ng mga supporters ay ang speech ni Lacson at Soto. Pangako nila, aayusin ang bansa base sa mga datos at hindi sa mga kwento at bulahan. Nakikita namin ang budget ng gobyerno ay hindi nakakarating sa ibaba. So ang iniisip namin,
Ibista tayo, magpahinga na, partner. Sabi namin, lumahok tayo. Tayo magpatupad nito. Padilim ngayon, makikita natin parating ang liwanag. Hindi kami tumanggap ng suhol kapalit ng serbisyo publiko. At kapag kami ay pinagpala ng Diyos ng poong may kapal na manilbihan sa susunod na 6 na taon, ipagpapatuloy namin ang aming magandang serbisyo. Sa pagtatapos ng programa, sama-samang nagtaas ng kamay ang buong line-up ng Lacson Soto Tandem habang inaawit ang magkaisa. Sunod nilang dadayuhin ang Quezon City at Davao City. Tayo sa General Santos City kung saan nagsagawa ng proclamation rally ang tambalang Pacquiao at Yensa. May ulat si Ryan Lesigas live mula sa Jensan. Ryan. Po sa grassroots natin na tagal na bang dipanggal yung higyatangan ang atuang pasukaya hanggang sa mga oras na to ay nagpapatuloy pa itong sinasagawang proclamation rally ng Team Pacquiao at Atienza dito sa Oval Plaza Stadium sa General Santos City at halos mapuno na itong plaza sa daming supporters na nagtungo dito dahil lang parang hindi na masunod minsan ang social distancing. Jensan, syempre magandang gabi rin po kay Senator Manny. Bago formal na simulan ang pangangampanya para sa May 2022 ako nga po pala si Jonas ng Flip-Top at sasaglit lang po ako para sa isang dalawang kanta na nasulat ko para kay Senator Manny sa Jinky Pacquiao. Ito muna kanta ang title ko na ito ay Idol Manny at ilang pang mga kamag-anak. Matapos ang maikling panalamin o marangkada ng caravan ng Team Prombi mula sa Barangay Bawing patungo na dito sa Oval Plaza Stadium. Bahagyang sumikip ang daloy ng trapiko dahil sa dami ng mga sasakyan na sumama sa caravan na umabot sa halos 600. Kabilang sa mga nakisa sa caravan ay galing pa sa Sarangani, Maguindanao at South Cotabato. Hindi na rin nasunod ang physical distancing sa mga sasakyan na kasama sa caravan. Ang ilang supporters naman ng pambansang Kamao matyagang nagabang sa dinadaanan ng caravan para ipakita ang kanilang suporta. Pasan narasing ko kanina nang simula na sa aming lumamon ng dahan mo kami dito sa Oval Plaza. Kabilang nga sa mga personal na nandito sa Jensen ngayon ay ang kilalang broadcaster na si Rafi Tulfo at Lutz Garbo na tumatakbo sa pagkasinador. Bigyang kamanalo naman ang nag-represent kay Win Gatsalian. Video message naman sila Senator Richard Gordon, Loren Ligarda, Cici Scudero, former Vice President Jenzo Martinay at J.B. Ejercito at Senator Coco Pimentel. Ang napapanghinaan hindi rin nakadalo ng personal ang kanyang katandem na si Buhay Party List Representative Lito Atienza dahil sa injury sa paa. Bilang magsunod naman sa third-person capacity sa venue, nasa 4,000 lang sana ang nilang mapayagan ng nakadalo dito. Ang iba nilang supporters na pinisa sa programa sa pamamagitan ng Zoom. Mabuti na lamang at nandyan ka, ikaw ang tunay namin kasangga. Salamat ng mahal. Tambalang Manila Mayor Isko Moreno Domagoso at Dr. Willie Ong na humarap sa kanilang mga taga-suporta sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila. Kasama ni na Moreno at Ong ang kanilang mga kandidato sa pagkasenador. Sa talumpati ni Moreno, iginiit niyang dapat minamadali ng gobyerno ang paglilingkod at paghahanap ng solusyon sa mga problema ng bansa. Kaninang umaga, dumalo si na Moreno sa misa sa Archdiocesan Shrine of the Santo Niño de Tondo at nag-ikot sa Maynila. Dapat nagmamadali ang tao sa gobyerno. Kaya dapat lagi tayong magmadaling maghanap ng tunay na solusyon at kailangan bilisan natin lagi ang aksyon. Lapit na. 89 days from now, pipili kayo. Alam nyo, bakit ka naghahangad ng pwesto?
eh kailangan ko ng pwesto. Kailangan ko ng pwesto para mas matulungan kayo. Hindi po pwede yung puro vlog-vlog na lang ako. Napuno ng pula at berde ang loob at labas ng Philippine Arena sa Santa Maria, Bulacan na sinasabing pinakamalaking indoor arena sa buong mundo dahil sa mainit na pagsuporta sa proclamation rally ng tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte. Aabot sa mahigit 30,000 taga-suporta na galing pa sa iba't ibang bahagi ng bansa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod sa formal na proklamasyon ng tambalang Bongbong at Sara, kasama rin ang mga senatorial candidate nila na isa-isang pinakilala. Simple lamang daw ang mensahe ni Bongbong Marcos. Napakagandang halimbawa ang tambalan ng Marcos Duterte. Dahil po, kung ang isang tiga Norte at ang isang tiga Mindanao na magkabilang dako ng Pilipinas ay kayang magsama at magkaisa, sa aking palagay naman, kaya natin ipagkaisa ang buong Pilipinas. Ipinagmalaki naman ni Inday Sara hindi lamang ang galing nila sa pamumuno kundi pati na rin ang pagtugon sa inaasam na pagbabago ng bansa. We offer you a pattern endowed with wisdom and experience. Palagi akong tinatanong, bakit si BBM? Dahil naniniwala ako sa kakayahan niya na mamuno bilang pamuno. Napatunayan na ito ng kanyang malawak na karanasan bilang local chief executive at bilang legislator. The kind of experience we need not only to sustain the growth and development spurred by the current administration, but also to bring a more prosperous future. We must protect President Bongbong Marcos. Nanindigan ang tambalan sa mapagkaisang pamumuno para sa muling pagbangon sa pandemya. We shall move forward. We will live with COVID. And we will bounce back like never before. Lahat tayo ay Pilipino. Mas madaling magkaisa kung lahat tayo ay pantay-pantay ang pagtingin at pagtrato sa isa't isa. Ayon naman kay Marcos, sa pamamagitan ng pagkakaisa ay kaya nating magawang lahat. Nung una ako nagpahayaw na ako itatakbo bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay sinabi ko na ako'y tatakbo dahil ang aking layunin, ang aking pangarap para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ang sambayan ng Pilipino. Ang pagkakaisa ay naging adhikain ko dahil sa aking tapat na paniniwala na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang upang tayo ay makaraos na dito sa gitna ng krisis na nasaan tayo, sa gitna ng krisis ng pandemya. Kaisa rin sa adhikain ng pagkakaisa ang 11 senador ng Uniteam na sina dating senador Gringo Hunasan, Congresswoman Loren Legarda, senator Mig Zubiri, dating senador Jinggoy Estrada, senator Win Gatchalian, attorney Harry Roque, attorney Larry Gadon, dating DPWH secretary Mark Villar, dating defense secretary Gilbert Chodoro, dating QC mayor Herbert Bautista at congressman Rodante Marcoleta. Kasama sa natong anak Tatong Walazul para sa Tututul Fuapdate, GN Caluza, Radyo Pilipinas.